Rolling. Sync. Hey guys, what's up? Welcome back to the channel. This is your boy Manu, and today ang pag-uusapan natin ay paano nga ba minix yung All My Feelings drum cover ko by Periphery? So ngayong araw ipapakita ko sa inyo yung mix template na ginamit ko para dito. And also, if you are not yet subscribed to this channel, please click the subscribe button and also click mo na rin yung bell notification icon para ma-notify ka sa bawat upload ko. And if you like this video, huwag mo na rin kalimutan i-like tong video na to and also share this video to your friends. So napanginaantay natin guys, so let's dive in na dito sa video at ipapakita ko sa inyo kung paano ko nga ba minix yung drum cover ko. So guys, hello, this is my screen. This is the session that I'm using. This is the mix template that I'm using. I will post this for sale online, kaya kung magustuhan ninyo, link in the description. Kapag hindi naman, link in the description pa rin. If you are watching my tutorials, maaari ninyong makita na ako ay laging gumagamit ng colors. This is because colors saves me time. Alright, so dito sa session na to, ang makikita lang ninyo ay isang simpleng session wherein may drums lang dyan, merong instrument bass, may mix bass. So first sa drums, ang sa ilalim niya ay meron lang kick, snare, toms, hi-hat, effects. Ito yung mga ano, yung mga cymbals, spot mics and everything, and then overheads, then rooms. So ang first itatakal natin ay from kick hanggang rooms. And then mag-move tayo sa drums, then para compression and then verb. And then papunta ng mix bus and then papunta ng mix. And then i-blend natin yung audio dito sa periphery audio. And then papakita ko rin sa inyo kung ano nangyari dito sa master bus. So let's start listening with the drums itself without the plugin engaged. So kung makikita nyo rito, yung source tone ng drums itself is super nice na. So wala na ako masyadong gagawing processing dito dahil ganda na itudog ng actual raw sound ng drums. Okay, first, paano nga ba ako nagmi-mix? I use the top-down mixing approach by Nolly. So in the instrument bus, meron lang akong dalawang plug-in dyan. Meron lang akong FGN inside the Slate Digital and then equalizer and then trimmer. So let's see kung ano nangyari. FGN, itong attack na ito ay nakuha ko lang dun sa It's Miles Mixing Bootcamp ni Nolly. So kinopya ko lang siya and applicable siya sa akin. And then super nice sounding siya. Yung mga parameters na ginamit ko dito is meron lang akong boost around 5K na 3 dB. And then meron lang din akong boost ng 2 dB around 210 Hz. And also cut around 35 Hz. Then drive engage para lang sa distortion na 12 Hz, no? So let's take a listen with the plugin engage. This is without. This is with. Alright guys, ang next plugin natin is the Custom Series Equalizer. So ang nangyari lang dito ay naglagay lang ako ng lift around 2 dB at 12K. Tapos the rest is default na. Ang hinabol ko lang dito ay extra shimmer or extra detail sa high end. So this is the plugin without. This is the plugin with. Without. With. And then naglagay lang isang trimmer. Less lang tayo ng 6 dB para hindi masyadong malakas. Mas mahina, mas okay. Next is the VPC Gray by Slate. So I'll make sure lang na around 3 dB lang yung compression niya. So the settings are fast attack,
fast release around 2 milliseconds. Yung attack niya is around 1 millisecond. 4:1 ratio. So, yung HPF niya, usually around 5/3. Diyan yung tunog ng snare. So, sa snare lang siya nagre-react. Threshold, ito naman kung gaano kalakas yung input bago mag-react yung compressor. So at this setting, nakita ko na at 10 dB, doon yung pinaka magandang setting para sa compressor na mag-react. Pag tinaas natin to, sobrang compressed. So around dito, less 3 dB compression is okay na. There you go. Okay, so next on the list, guys. Okay, so ang overheads. Unahin na muna natin ang kick pala. Sa kick, ang ginawa lang natin ay dalawang plugin, which is the Fab Filter Q3 and a virtual tape match. Virtual tape machine pala. Sorry. So, sa Fab Filter Q3, ang nangyari, guys, ay meron lang tayong patay muna natin yung mga bands. Install natin yung kick. Then patay muna natin yung verb. Then install natin yung kick. So yung kick, meron lang akong 25 Hz cut. Meron din akong 382 cut around 8 ng mga 8 dB yata ito. And then another cut on 6K. Sorry, it's not cut. It's a bell or what I like to call dip. And another cut on 9K. Isang high shelf cut at 8 dB. And then, meron din akong cut dito at 110 para mabawasan yung konti yung pagka-boxing niya. Para maging basa siya. And then at 1.5 boxiness, there go yung ayoko dyan, dyan sa kick. And then at 3K 4 dB lagay din tayo dyan. Ito naman yung plugin with out. And then ito naman yung plugin with the EQ. So mas tight lang siya. Mas tunog kick na siya ngayon. Next is the virtual tape machine. Mode is 0 dB and then yung input niya pala is 0 dB. Tapos normal lang yung mode niya. Half and 1.5 track. And then yung compressor type niya, yung tape type niya is FG456. And then 45 EIPS naman yung kanyang speed. Okay, next is a snare. Meron lang tayong dalawang plugin na ginamit dyan. It's the Pro Q3. Okay, so let's engage the plugin and turn off the band and then let's turn on the band one by one. Cut at 56 Hz. Boost at 200. To add additional body. Boost mga 1 dB lang. And then cut at 292 para mawala lang yung bell, yung ring, bawasan at least. And then yung aggressiveness around 2K, binawasan ko lang ng konti, around 2 dB. And then isang 4K, around 1 dB lang, super subtle. 5K, sorry, I mean. And then around 2.5, 4 dB din ang ating dip. And then additional top end ng 1 dB lang. So this is the snare without the plugin. So this is the snare with the plugin. Next on the chain is the gate by Fab Filter Pro G. By Fab Filter,
it's the Pro G plugin. Dito ang ginawa ko lang is shorten ko lang ng konti yung sustain ng snare kasi gusto ko mas tight. So ang nangyari dito, hi, ratio is 2:1 around 2:1 siya, and then yung range na it's 12 dB, at 12 dB mag-react ka kung ganang gate. Classic lang yung mode, attack is super fast at 0.001 milliseconds, and then 200 release, and then threshold at 10 dB, yun lang without the gate. With the gate. Okay. So, yun toms. Wala naman akong toms dito. Kaya hindi ko na lang siya itatakel. Next is the hi-hat. So, ang hi-hat is spot mic naman yan. And sa bandang dulo ko lang yung hinataw. Meron lang ako isang plugin na nilagay dyan, which is the Fab Filter Q3. Okay, so ang nangyari dyan ay cut lang tayo ng 400, and then also dip ng 8 dB around 2K, 600 naman around 2.26 dB naman around 6.2. Bawas ng konting dirtiness dyan sa range na yan. And then 2.6 at 2.54 mid-range. Ayoko niyang sound na yan. And then konting boost around 16K. Okay, sa effects track naman guys is ito naman yung mga spot mics. China. So pareho lang na nangyari yan. Pareho lang ang nangyari sa hi-hat tsaka sa effects, kaya ang ginawa ko, copy-paste lang. So, the same lang sila. Next is the overheads. Overheads, tatlong plugin lang ginamit ko dito. Fab Filter Q3 ang simula. So, ang nangyari ay, halos kapareho lang ng hi-hat. Yung frequency lang below 900 pababa, hindi ko na inalaw, which is nandun yung kick at saka yung konting body ng snare. And then yung 2K naman, nag-dip ako around 8 dB. And then 2.6 naman around 3 dB lang. And then at 6.8 around 2.26. Boost around 16K. So, this is the plugin without. This is the plugin with. Yung mapapansin nyo, tinira ko lang halos yung overhead. So, next from In The Chain is the Smash Grab by GGD. Gumamit ako ng overhead dito sa drum type. And then yung kanyang mode is tape. Normal lang yung quality niya. Or, tapos naka-normal mode lang siya. Sampling is saka off naman. Wala naman ako masyadong ginalaw dyan. Tapos sa mix ko is 100%. Saturation ko wala nangyari. Also the beef and the air is wala nangyari. Grab mode siya guys. And then yung threshold niya ay mag-react ka on 31 dB. Sobrang subtle lang yan. Nagre-react lang siya halos kapag naririnig ng compressor snare. Okay. Kasi gusto ko dito habang sa overheads, kapag kada smack ng snare ko, umiibabaw yung sound ng snare. So, konting dial down lang na output para hindi masyadong malakas. So, ito yung compressor ko without. Ito naman yung compressor smash grab with. Sobrang subtle lang siya guys, kaya hindi yung siya masyadong marinig. Pero mararamdaman nyo siya na pumapantay at nagko-compress yung tunog. Next in the chain is the BC gain. It's a gain plug-in lang. No? Ginawa ko siyang, nilagay ko lang siya dito. Nilagay ko lang siya dito dahil ayoko lang ng masyadong malakas yung
ayokong gamitin yung fader as tawag dito. Okay na kasi yung gain staging ko. So, gumamit na lang ako ng gain plugin sa dulo ng chain para yung mga nagawa kong what do you call this chain dito ay hindi na masyadong magalaw. Kasi kapag gumalaw ako dito, may mangyayari adjustment, nagbabago to. So, for me, ito yung approach na natutunan ko sa mga ibang foreign engineers. So, ina-apply ko siya. So, dito ako nagbabawas ng gain pag masyadong malakas. Right, next is the room. Room mics. Basically lang nangyari dito. Nagkat tayo ng low end around 150. Okay, engage natin yung plug-in. Kung marinig nyo yung low end, hindi ko kailangan masyado sa room yan. Tinanggal ko siya. And then also yung harshness itong 6.5 sa overheads. Usually madalas yan dyan sa range na yan. Kaya binaba ko lang siya ng around 5 dB. And at 1.5 less 1.7 dB lang dahil ayoko lang yung sound na yan at mid-range. Itong blue, wala nangyari dyan. Epa lang yan. Next is the Saturn plugin. Saturn plugin is made by Fab Filter. It's Saturn 2. So, nangyari lang dito around dito sa range na to. 24 band dB octet. Wala naman nangyari dito, guys. 20% lang yung band drive ko dito. Tapos, mix 100% feedback. Default settings naman. Pero pagdating dito sa mid-range, ay naglagay ako ng saturation. So, para lang mas saturated yung mid-range ng room ko. So, this is the room mics without the Saturn. Pretty dry. And this is the room mic with the Saturn. So, maririnig yung may distortion siya. Moving on. Konting cleanups lang. Around 200. Using Pro Q2. And also, some cleanups that I find, hindi ko lang talaga siya gusto. Yung 2-2. So, binaba ko lang siya ng 6 dB. Next is dialing the gain. Pababa ng konti at 6 dB lang para hindi na masyadong roomy yung buong mix. Kasi pag wala niyan, sobrang laki ng room. So, gusto kong konti lang ng room sa mix para mas concentrated lang siya. Okay, guys. So, next is the Paracompressor ay isang technique na ginagamit namin as sound engineers para mas lalong magbigyan ng buhay yung drums. Pero bago tayo dumako dyan, ay punta muna tayo sa drums, no? Sa drum bus. Dito sa drum bus, guys, naglagay lang ako ng isang FG Red compressor. Okay, so ang ratio niya is 4 to 1. Attack niya ay around 11. Medyo fast na konti. Slow release. And then yung drive na 12 o'clock to add more dirtiness doon sa buong kit. And then yung threshold niya, sabi ko sa kanya, is mag-react ka slightly, no? On around 4.7 dB. So if you can see, every snare hit, nagre-react lang yung meter ko. Alright, guys. So, next on the list is the Paracomp. Dito sa Paracomp, nag-send ako ng kick, snare, toms, hats, effects, overhead, and rooms. Ang mga values ng mga values na sinend ko ay ang snare around ang kick is around 6. Also, the snare around 6 dB. Paracomp is around the toms is around 10 dB, pero wala naman toms dito sa song na to. And then isang yung hi-hat naman ni 6 dB rin yung effects track, yung mga spot mics yan, compression yung overheads naman is 12.4 and also 16 dB naman yung room. Engage natin. So yung blinded ko lang siya, so I find the spot around 7.46 dB to work and blend nicely. And then agad ako ng FET compressor.
Yung fat compressor, guys, is ito, yung dial. 12 to 1, ang ratio niya, fast attack at 1 o'clock maybe, and then yung release niya ay medyo fast. Tapos, konting dial lang, 3 dB yung output ng fat compressor. So, yan. Next on the list is the reverb. Nag-send lang ako ng snare sa reverb. Gumamit ako ng isang plugin called Valhalla. 52% yung kanyang mix. Pre-delay is 10 milliseconds. 2 seconds naman yung delay. Konting cut lang sa 800 and 50% naman sa depth. So, ito yung plugin without the verb. With the verb. Tapos, ito yung buong drum mix. Okay guys, so lagi tatandaan, kailangan lang is around 3 dB lang FT. Red. Next on the list is konting pantay lang using Elin MB by Waves. Okay. Threshold is 12 dB bago mag-react yung compressor. So, sobrang, parang, sobrang late lang nung ginagawa ng compressor dito just to make sure na pantay lang talaga ito. As yung gain ko around 2.3 dB. Then, naglagay ako ng isang virtual mix rack na mayroong virtual mix bus at isa siyang saturator compressor, Brit 4E. So, yun. Yan lang yan. And then, tape machine para to add additional life, no, doon sa ating mong mix. So, normal mode, 1 half track, FG 456 yung type niya and 15 eps. And dial lang ng konti, 0.54 yung input. Then konting lakas, plus 5 dB lang ako dyan. So next on the list is the mastering chain that I have. So ang ginawa ko lang dito ay nagpalakas lang ako. So medyo crush to crush yung snare dyan. Okay naman sa akin yung tunog, kaya hinayaan ko na. And then L2 at 0.1. Just to make sure na nag-out-sealing lang siya at nag-delimit lang siya around that area. Yung restream pang OBS ko yan. Okay, so dito sa track na to, ginawa ko doon sa periphery. Nag-cut na ako ng 223. Sa sound ng buong snare, kasi itong region na to, nandito yung mga mid-range, no? So kailangan ko tumagos doon sa mix, kaya may ginawa na ako dyan na EQ. So hindi siya applicable sa lahat ng song. Ito lang yung skill na natutunan ko na blend ko para lang tumagos yung buong drums nicely doon sa periphery. Hindi ko rin tinanggal yung drums nung periphery. So original yung drums na nandito. And also naglagay ako ng gain plug-in. Pinahilangan ko lang ng konti at 6 dB. So eto na siya with the song. Yo. So ayan guys, I hope nag-enjoy kayo sa mini bootcamp na to, and sana magamit nyo sa inyong mga mixing covers. If you want this mix template, I will be posting this on the description. Available siya for purchase. Pwede nyo ako message sa Facebook. And kung by the time magawa ko na yung aking website where you can purchase the mix template, pwede nyo siyang kunin. Yung mga plugin pala na ginamit ko dito is you have to purchase it like what I did. So, if you want me to mix your songs, please DM me on Instagram, on Facebook, doon sa aking Facebook page, and let's talk in there. And also, if you like this video, please thumbs up, like this video, and also share this to your friends. And also, subscribe ka na rin dito sa channel nito para hindi mo ma-miss ang mga tutorial videos kagaya nito. Nagda-drums din ako and nagigitara din ako, so please do check out my other videos as well. And also, please feel free to ask questions down on the comment if meron kang katanungan, and I will do my best para sagutin yung question mo. I also encourage you guys to join my Discord channel. Ililink ko sa baba. Meron akong ginagawang konti ngayong movement na nag-found ako ng isang academy wherein magtuturo ako ng mixing with my friends.
So, i-reveal ko yung mga friends kong kasama sa bootcamp at saka sa academy soon. Pero ngayon, please join my Discord channel. Link in the description para updated ka sa mga nangyayari. So again guys, this is your boy Manu, and I'm gonna say goodbye for now and see you on the next video.